Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to AJTV Video Revenue, and this is another episode of my vlog na nagpe-feature tayo ngayon. Ito naman ang isa sa mga kabahayan dito. Although konkreto ang bahay na to, ba't nawalan sila ng bubong. So nandito kami ngayon sa Barangay Belmonte, sa Landres Catanduanes, at nandito ako sa bahay ng family ni Mama Ron. At ito, nakisilong kami dito dahil umuulan. Nag-document kami sa palibot sana, but nakisilong kami dahil umuulan dito. Today is the second day in November 2, I mean the first day after the slough of Super Typhoon Rolly. So, ayun, kagabi napakaganda ng buwan and maganda yung panahon until this morning. Today is, it's already 3 o'clock in the afternoon, pero inulan siya the next day, you know. So, ayun. According sa kanya, ito si Mama Ron. Hello, Mama Ron. So, kasama ko yung wife ko. So, dalawa lang sila ng dito, nung kasagsagan ng bagyo and the Typhoon Rolly. So, dalawa lang sila dito ng mother niya kasama ang kanyang mga pamangkin. Yeah. Yes. And, isa to sa mga konkretong bahay dito sa Del Monte. But then, ayun. Nawalan sila ng bubong, part of this, nawalan ng bubong hanggang doon sa kwarto nila. So, may imagine mo, anong oras ba nabungkal yung bubong, Mama Ron? Actually, mga 4 a.m. na. 4 a.m. nabungkal yung bubong. So, hindi pa yun yung pinakamalakas na naranasan namin. Kasi, medyo tumigil siya by bandang mga 4:30 until 5 o'clock in the morning. Kasi siguro dumaan yung eye of the typhoon, yun yung sinasabi nila, diba? At pag rumagasa siya ulit, by 5:30 hanggang 7 or 6:30 in the morning, yun yung pinakamalakas na hagupit ni Bagyong Rolly. So, may imagine mo kung paano sila nag-stay dito na paparating pa lang yung pinakamalakas na part ni Bagyong Rolly. Ano? Kung nawalan sila ng bubong at 4:30 in the morning. Ang sabi niya is, no, una daw na nawala is itong back door nila. Linipad itong back door nila. Then, tsaka nag-umpisang mawala at nagsipagbasagan yung mga yung kisame. Yung kisame nawala. Ay, yung buong kisame. May kisame to. Oo, may kisame siya. Buong kisame nawala. Ayun. Nawala yung buong kisame. At ayun, yung bubong naman ang nawala. Linipad yung bubong. So, ayun. Buong kisame, ayun, nawala. So, siguro nabasag din to, Mama Ron, yung mga salamin dito. Glass ba to? Hindi. Glass window rin to. At nabasag. Kita nyo, basag na yung wala na. So, ayun. So, saan kayo itong nagtago, Mama Ron? Sa kwarto lang. So, nagtago kayo sa kwarto. So, pwede ba natin pakita yung kwarto? Sure. Okay, pumunta na tayo. Alam ko naman kung nasaan. So, ayun. So, eto. Dito yung kwarto ng mother niya. And ayun, isa rin to, so part of it nawala ng bubong. At ito yung kwarto ni Mama Ron. Dito nawalan din ng bubong. So ngayong umuulan, ayan, umuulan din sa loob. And so isa lang to. Imagine, konkretong bahay ito. At yung nila ay hindi nga hindi nga siya mga wood. Hindi ko alam kung nakikita nyo, mga bakal po yung kinakabitan ng kisame. At bakal din yung kinakabitan ng yero. Ayan o. Ayan, mga bakal. At sabi niya dito sila nagtago. Dito sa maliit na kwartong ito. Pero kung titingnan nyo, is nawalan na rin siya ng bubong. Ano? At tinatanong ko siya kanina kung paano since nawala ng bubong is ang tanging sangga na lang nila sa malakas na ulan at hangin ay ang maliit na plywood din. Maliit na plywood. So ilalagay na lang nila sa sa ulan foam nila at saka ng foam para kay mother niya. So ayun, again, hinagupit kami ng bagyo from 3 o'clock in the morning of November 1 until 7:30 or 8 o'clock. Akala namin wala nang tigil.
So, actually, akala namin is tapos na siya by 5 o'clock kasi usually yung mga super typhoon na naranasan ng Catanduanes in the past, it only lasts for about 2 hours, 2 hours to 2 and a half hours. Masyadong matagal na ngayon, 3 hours. But then, ito, 6 na oras kami. Una na kaming hinagupit nung papalapit pa lang ito from 3 o'clock until 5 o'clock in the morning. So, 4:30 pa lang, wala na silang bubong. At na bahagya itong tumigil yung bagyong ito, siguro kasi dumaan tayo sa eye of the typhoon. And then, nako, hindi nyo may imagine, pagdating ng 5:30 to 6:30, yun na yung pinakamalakas na hagupit na naranasan namin. Yun ang kwento ng lahat dito, yun ang kwento ng lahat ng mga taga Catanduanes, kung gaano kalakas. So, again, kung makikita nyo, yero yung pinag-alagan, wala siyang... yung yero ay nakakabit sa bakal at yung mga ano nila, kisame ay bakal din. So, you will imagine kung ano pa ba ang mangyayari doon sa mga houses na made on light materials. So, talaga yung mga pinakita namin on our past videos ay ayun talaga makikita nyo na wash out sila. Kasi eto nga, just imagine. So, nakakalungkot, hindi alam ni Mama Ron. So, paano kayo nag-uumpisa ngayon, Mama Ron? Hindi ko alam. Konti-konti paligpit-ligpit ng gamit, linis-linis. Yes. Yun nga mga tanong ng mga dinaanan namin, while we are doing documentation, tinatanong nila kung meron pa bang tulong na darating mula sa gobyerno. Dahil alam naman natin, dumaan tayo sa crisis, sa COVID, sa pandemic, at halos naubos lahat ng budget kahit nasaan naman dito sa Pilipinas, naubos lahat ang budget for the pandemic. So, sana meron. I know meron gagawin ng paraan niya ng national government, but then we don't have any means of communications from outside Catanduanes, and within Catanduanes, wala tayong communication dahil nawalan din tayo dito ng kuryente, nawalan tayo ng mga signal ng Globe and Smart, na yun yung main service providers ng telecommunications dito sa Catanduanes, but then hanggang ngayon wala pa. So sana within a week time meron na tayong communication, kasi yung mga kamag-anakan natin na nasa malayong lugar for sure is naghahanap na sila ng means of communication dito sa mga kamag-anak dito. So eto si Mama Ron is an event organizer event management team ng isang malaking mall sa Virac Town Center Mall dito sa Catanduanes, isa sa mga pinakasikat na mall. So isa rin sila, ang team nila is sila pinakasikat, but then of course when it comes to financially, lahat tayo binagyo, so mahirap talaga malaman kung paano mag-uumpisa. Ito pa lang, nasanay nag-uumpisa na siya, maglinis-linis dito sa loob at inulan ng konti, ayun, back to basic na naman. So, anyway, very resilient naman lahat ng mga taga-Catanduanes. That's why we are called Happy Island, because of the happy people that we have. Diba? So, after the typhoon, we were called as the Pearl of the Orient Seas, then turned into the Land of the Howling Winds dahil nga sa bagyo. And we are now the Happy Island of Catanduanes dahil nga sa mga happy faces and happy people, the resiliency na pinapakita natin even after the typhoon. So sana guys, if you like this video, eto pinapakita ko kung yung mga situations natin dito, hindi natin mapapakita lahat ng mga kabahayan, but then sana go ahead, if you want to help Mama Ron, go ahead and comment and contact me. And share this video to your friends and let's help each other. Sana makarating. Kahit anong tulong is malaking bagay yan basta galing sa puso. So, thank you so much. And if you like this video, go ahead and share it to your friends and comment down below. I'm going to answer that back as soon as I can. Hindi ko alam kung kailan ito ma-upload. As soon as we have our signal, we are going to upload this right away. So go ahead and subscribe into my channel and hit that subscribe and bell button below so that you will be updated on the next video that I'm going to upload. Thank you so much and goodbye.